Hello, welcome mga investors. Welcome po sa ating YouTube channel. Isa na naman pong panibago at most affordable property condominium ang nais ko pong ibahagi po sa inyo. Magkakaroon po tayo ng project orientation po ng Urban Deca Homes Ortigas. So panoorin po natin. So again, welcome po mga investors. So pag-uusapan natin ngayon ng isa sa mga magagandang projects na rent to own, mga ready for occupancy at pre-selling. So welcome po mga investors. Welcome po dito sa ating video presentation po ng Urban Deca Homes. Yan. So ang pag-uusapan natin ay ang most affordable condo in Pasig. Yan, andyan po yung mga contact numbers ko po. Pwede nyo po akong tawagan kung may mga katanungan pa po kayo. Yan. Pwede po sa Viber, sa WhatsApp, sa True Text, True Call. Yan. Available naman po siya 24/7. So ang pag-usapan po natin ay ang project presentation ng Urban Deca Homes Ortigas. So palagi kong sinasabi po na invest now, buy now. So by the way, I'm Mr. Rich Garcia po. Ako po yung magiging sales agent po sa Urban Deca Homes Ortigas. Yan, so ang pag-usapan natin ay ang project details po ng Urban Deca Homes Ortigas. Ano po ba yung Urban Deca Homes Ortigas? Sino po ba si Urban Deca Homes Ortigas? Yan. Ang Urban Deca Homes Ortigas siya po ay property po ng 8990 Housing Development, ang number one na mass housing developer po sa Pilipinas. So ang katulog po niya ang Mega Wide Construction Corporation, sila po yung nagbi-build para po sa project ng Urban Deca Homes Ortigas. So panoorin po natin kung ano po yung 8990 at yung Mega Wide Corporation po. Hi, I'm Slater Young. Let's talk about your home. Your home is your haven. It's your comfort space. It's a culmination of life well lived. It is a place for you to create, to learn, and spend time with people you love. Own the home that you truly deserve with Deca Homes. Deca Homes has developed more than 84,000 housing units, providing Filipino families with affordable, quality homes. For almost 30 years, they have met the needs of individuals, families, and even investments. So why choose Deca Homes? Three things: affordability, livability, and good design. Deca Homes provides a smooth payment structure plus hands-on customer service. It's the closest home you can own. A safe and accessible place within reach of work, study, shop, and play. Thoughtfully designed with modern amenities, cater to every lifestyle. Realize your dream of home ownership with Deca Homes. Bakit nga ba? Why Urban Deca Homes Ortigas? So dahil sa lifetime perpetual ownership, may 13 hectares na total land area, may 1.3 hectares po tayo ng amenity park, along Ortigas extension lang po siya, may key card po ang lahat ng mga
unit owners po natin. Yan, may magkakaroon ng Deka Mall, very affordable at rent to own. Wala po tayong mga hidden charges. Yan. Ang total contract price po natin, nag-start lang po siya sa 2.9 million. So, wala pong hidden charges, andyan na po lahat. Okay po, so napaka-affordable at rent to own pa po siya. So, tingnan naman po natin yung location map para po sa mga naghahanap ng mga property dito sa Pasig, alamin po natin yung kung nasaan po yung Urban Deka Homes Ortigas. So, ang Urban Deka Homes Ortigas po as nasa Barangay Rosario, Ortigas Avenue Extension, Pasig City. So, along the highway po siya, along Ortigas Avenue Extension po. Yan, kung familiar po kayo sa SM City is Ortigas, yan po yung pinaka-landmark or 800 meters away lang po ay nandun na po tayo sa may SM. So may mga papunta po sa Eastwood at may mga papunta po sa Taytay Rizal. So yan po yung SM City's Ortigas. So may mga way po kung paano po pumunta sa Eastwood. Kung gusto nyo pong pumunta ng Eastwood, tsaka kung gusto nyo pong pumunta ng Antipolo, yan. So one ride lang po tayo. So makikita po natin dyan may mga groceries nearby, Mission Hospital. Kung gusto mo pumunta po ng Eastwood, yan, sa BGC, sa Ortega Center, ay isang sakayan lang po yung papunta po doon. Sa along the highway, may makikita na po tayo mga sasakyan. Yan, so pag-usapan naman natin yung site development plan ng Deka Homes Ortigas para malaman natin yung ilan mga building po ang meron po sa Urban Deka Homes at saan po yung mga facing po nila. Yan. So, magkakaroon po tayo ng 22 buildings. Yan. So, yung M, N, O, P, Q, R ay usually mga nasa ready for occupancy na po sila. Actually, yung R po is nasa quarter ng 2023 pero malapit na po yan. At yung letter L, building L sa 2024 pa po siya ng turnover po ng quarter 1 ng 2024. So, magkakaroon tayo ng 22 buildings sa property po. So, yan po yung kwan po natin. Din po yung highway. Yan. So, mapapansin nyo yung sa pataas is north. Kung kunyaring kwan kayo sa mga north sides, facing east, kung gusto nyo ba ng sunrise, yan. So, malaking tulong po yun. So, yan po yung amenity park po natin na 1.3 hectares. At magkakaroon din tayo ng Deka Mall para po sa mga resident. Yan. So, yan po yung kwan po natin kung saan yung north, saan yung west, saan yung east, yan. At ito po yung magiging view po natin kung sakaling kumuha ka ng unit po. Kung kunyaring facing north, yung makikita mo yung Sierra Madre at Marikina at Cainta. Kung ikaw naman po ay nasa facing east, ay makikita mo naman yung Antipolo view at Cainta area din. Pag facing south pang Laguna, Dibay view at ang Binangonan at Angono. At kung gusto mo na facing west, may city skyline view ng Ortigas, Pasig, BGC at Makati po. So panoorin po natin yung drone shot galing po kay Pilipinas Matter po.
natin kung ano yung mga amenities na may enjoy po ng ating mga unit owners sa Urban Deka Homes. So, yan. Ang 1.3 hectares, magkakaroon tayo ng 1.3 hectares na central amenity park. So, andyan usually lahat po ng ating mga amenity areas na may enjoy po ng ating mga unit owners and mga investors. Yan, magkakaroon tayo ng Deka Mall. Soon to rise po yan. At magkakaroon tayo ng mga clubhouse. Yan yung mga may mga function rooms. Kung may mga event, and then magkakaroon tayo ng dalawang basketball court. So, more on physical activities para po sa mga unit owners. And then, magkakaroon tayo ng lagoon, magkakaroon tayo ng jogging path, at may atrium po. Yung lagoon po natin, yan ay ginawa para makontrol yung flood. And then, sooner or later po, maraming mga puno po yan, so magiging greenish po yung area. So, yun yung jogging path. At yung atrium, yan po yung sa gitna ng ating mga buildings. Yun po pwedeng magkwintuhan. So, magkakaroon din po tayo ng outer gym. Magkakaroon tayo ng mga parks. At syempre, hindi mawawala yung children's playground para po sa mga bata po. So, pag-usapan naman natin yung mga unit type and floor plan ng ating project po. So, para makapamili po kayo ng mga unit na gusto nyo po. So, magkakaroon tayo ng apat na unit type po dito. Ang unang unit po natin, ang 2-bedroom A na 35.57 square meter. So, yan po yung setup po niya or design, layout. So, lahat po ng blue po natin ay 35.57. So, mga outer 2-bedroom po yan. So, katabi lang po nila yung elevator po. Yan. So, building L, ito yung building L na setup. So, kung kunyari yan po yung nakuha mo, kunyari 22, building K, yung magiging view mo po. Yan. So, lahat po yan, may mga inner units, may mga outer units. So, depende po yan yung mga presyo po kung outer ka or inner units. So, that's 7.65 meters by 4.65 meters, kaya nag-come up po siya, 35.57 square meter. So, pangalawang unit type po natin is yung 2-bedroom B na 30.6. Yan. So, parang parehas lang po siya sa may kaninang unit type 1, medyo lumaki lang po. So, lahat ng mga green, yan, lahat ng mga green ay puro 2-bedroom B na 30.6 square meter. So, may mga inner unit at mga outer units. So, magkakaiba po yung presyo niyan. Depende po sa location po or floor. Yan. So, ganyan po yung sample po natin ng 2-bedroom unit. Actual unit ng 30.60. So, sa mga susunod na videos ko po ay maglalagay din po ako ng mga video about po sa mga unit type po natin. Tsaka yung module unit yan para makita nyo rin po yung kaibahan. Kung kunyari po nagbumili ka ng 30.6 at bumili ka sa mga inner units, yan yung mga kulay green, yan po yung magiging view po natin. Makikita mo po sa baba ay meron pong atrium na pwede pong magkwintuhan, ganun po. So, yan, mas mura po yung nasa inner units. So, ang pangatlo po natin, yung 2-bedroom C na 35.57, ay ito naman yung mga nasa inner units naman sila. So, lahat ng mga yellow, yan. So, ang mga view po niyan ay nasa loob po. So, kung kunyaring letter Q ka, dyan po nasa gitna po yung view po niya. Yan. So, ang kwan po niya, design lang po niya yung layout niya is iba po siya sa naunang one bedroom na magkatabi yung room. Pero dito po ay iba po. So, 4.65 by 7.65 meters. So, yan po yung layout po niya. So, para po magbigay ng sample po na pictures niyan. At kung kunyari sa building po niyan, dyan po yung mga views po niya. Yan, sa mga gilid-gilid. Malapit po siya sa may elevator po. So, kung ganyan yung yan po yung mga bedrooms po niya, ang magiging view niyo po ay yung sa gitna. So, yan yung makikita mong view. So, apat lang po sa kada floor, apat lang po yung 2-bedroom C po natin na 35.57. At syempre, yung pinaka yung pang-apat po na kwan po natin is yung 32.07 or yung 3-bedroom. Yan. So,
Corner unit po lahat mga yan, yung mga kulay orange, kung makikita nyo po, lahat po yan, sa may gilid-gilid po niyan, yan. Diyan po located yung mga 3 bedrooms po natin. So lahat ng mga orange, yan. Kung hanggang 17th floor, yan, kung anong floor po, depende na naman po yung presyo po niya. So ganyan po yung layout po niya. 5.5 meters by 7.65 meters, kaya 42.07 square meter. So ganyan po yung actual turnover po ng ating unit. Yan, 42.07. Kung gusto niyo pong makita yung mga units po, ay feel free na tawagan lang po itong mga contact numbers po nandyan po sa baba. Yan. Ganyan po yung layout or yung actual turnover po ng ating 3 bedroom. So gagawan ko rin po yan ng mga video sa mga susunod na mga videos ko po. Yan. So 42.07 square meter, yan yung pinakamalaki po natin na unit. So pag-usapan naman natin kung ano yung mga payment options. Ngayon nalaman na natin kung ano yung mga, kung saan facing, kung ano yung mga unit types. It's time naman na pag-usapan natin yung ano po yung i-reserve nyo pong unit. So meron po tayong apat na pwedeng pagpilian po na pwede po natin gamitin para sa mga payment options po ng Urban Deco Homes Ortigas. May cash, may pag-ibig, may bank, at may in-house financing. So yung bank at in-house financing, kailangan po natin yan ng mga cheque po. Yan, yung kunyari, kasi may, ang mga bank financing po natin ay magkakaroon po tayo ng mga equity. Mayroon 6 months, merong 3 months naman sa in-house financing. So ang pinagkaiba lang po niyan, kung kunyari po sa cash, after before 7 days or within 7 days, pag na fully paid mo na po at complete requirements ka na po, ay pwede ko na pong lumipat sa napili mong unit within 7 days. Ganun. As long as kumpleto mo po yung mga requirements po ninyo. Sa pag-ibig naman, it takes mga 3 to 6 months. Depende po yan sa pag-process po ng inyong mga papeles po. Yung mga requirements kung ipasan nyo po ng maayos, ay makakalipat na po kayo after 6 months. Sa bank financing at in-house financing, depende po kung fully paid nyo na po yung mga down payment nyo for equity. And then, kung kumpleto na po yung mga requirements po ninyo, yan, pwede na po rin po kayong lumipat pag mga ready for occupancy po yung mga napili nyo pong property. So pag-usapan naman natin yung lipat agad promo o mga sample computations po natin na applicable po sa Urban Deco Homes Ortigas. So yung mga lipat agad promo, yan po yung usually yung mga in-house financing at yung mga cash buyer po natin para malipatan po nila kaagad yung unit po nila. So again, this is sample computation lang po. Nagbabago po yan, depende po sa mga ibibigay po na final computations po. So para maging basihan nyo lang po, ito po yung magiging computation po natin sa 2 bedroom B na 30.60 square meter. Yan. So iba-iba po yan, may full cash, may pag-ibig, may bank, at in-house financing. So example po natin sa building P, yan. So total outstanding obligation po natin yan. So kasama na po dyan yung mga discount, tsaka yung lahat po ng mga documentations, dahil sinabi na po natin kanina na lahat po ng contract, total contract price, wala po tayong mga hidden charges po. So kung gusto nyo makahingi po ng detalyado po ng mga itemized, yan pwede ko po kayong bigyan. So dito po sa pag-ibig financing, meron tayong 30 years up to 10 years. Depende po yan sa edad nyo po. Yan. So magiging monthly mo lang is nasa 18,000, yan, 19,000. So wala po tayong down payment po dito. Once approved na po yung pag-ibig nyo po, ay pwede na po kayong mag-monthly amortization po at pwede nyo na pong lipatan yung property nyo within 3 to 6 months. So pwede po kayong mag-add ng co-borrowers, yan, up to 3, pwede po na pwedeng combined na gross monthly income. So make sure po na at least nasa 24 months contribution po kayo. And then sa mga bank financing naman, yan, ito yung may equity po tayo na within 6 months. Yan. So yan po yung magbibigay ka na po ng mga cheque. So yan po may BPI, Security Bank, BDO, magkakaiba po yan ng mga percentage. Yan. So makadepende po yan sa mga banko po kung ano po yung kukunin nyo. So again, yung interest rate ay nagbabago po yan, magbibigay po ng final computation pang
bank financing po natin. So may meron po tayong mga bank officers na pwede pong makatulong po sa inyo. So pag binayaran mo na po kagad yung total equity at na-process mo na po yung loan takeout mo, yan, pwede na po kayo mag-move in. Sa in-house, yan, meron tayong 3 months na equity. Yan, kung total equity na bayaran mo na rin po, yan, pwede ka na pong mag-move in. 3 to 7 days. Pag kumpleto na po yung requirements nyo at yung cheque po na at least 50 pieces or isang booklet. Kasi 25 years po yung maximum na pwede pong i-apply sa in-house financing. So after 5 years, magbibigay na naman kayo ulit ng panibagong booklet ng post-dated checks. So kapag okay na po yan, yan, pwede na po kayong mag-move in. So pag-usapan naman natin yung 35.57 square meter. So same lang din po siya, nagbabago lang po tayo kung anong unit, kung anong building, kung saan facing. So yun po yung mga i-consider po natin. Kung gusto niyo pong magkaroon ng actual competition, yan, pwede po tayong humingi pag magre-reserve na po tayo. So for the meantime, yan po yung mga sample computations na pwede nyo pong pagbasihan. Yan, pang financing, in-house. So apat lang naman po, full cash, pag-ibig, pang financing, tsaka in-house financing po tayo. So pag-usapan naman natin yung 3-bedroom na sample computations po para sa 42.07 square meter. Yan. So yung TOO natin, yung total outstanding obligations, ay kasama na po dyan yung lahat ng mga miscellaneous fees, mga processing fees. Yan. So kung gusto nyo mga detailed na computations, pwede po ako makapag-send. So yan yung magiging monthly nyo po sa pag-ibig, sa bank financing, tsaka sa in-house. Yan. Kung may mga katanungan lang po kayo, pwede po kayong tumawag po sa lahat ng mga numbers po na andiyan sa baba para po masagot po natin kung ano po yung mga concerns niyo po at makapag-invest na po kayo for rental businesses or for residential purposes. Ay napakaganda pong mag-invest sa Urban Deca Homes Ortigas. So once again, marami pong salamat at reserve your unit now.